Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang sa paglapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, ihanda muna natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kinahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kaninoy walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing ding balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautosan,
Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatat, susundin ng buong lugod. Sa pagsunod mo sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid. Ibig nila makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig nang salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron isang bata, pangalan ay Selly. Selly, pakiabot ang wales. Po, pakiabot ang wales. Opo. Maya-maya, tumawag na naman yung nanay. Selly, ang wales. Po, hindi mo ba ako naririnig? Naririnig po, sabi naman ni Selly. Ang wales. Opo. Lumakpas na naman ang ilang minuto. Wala pa rin yung wales. Sabi nga yung ulit ng nanay, "Selly, abot mo yung wales. Andyan na po." Maya-maya, wala pa rin yung wales. Sabi ng nanay, "Selly, wawalisin kita." Dumating yung wales. Marami sa atin marunong makarinig
o marunong duminig. Pero marami sa atin hindi marunong isabuhay ang naririnig. Marami tayong naririnig pero hindi natin kuminsan sinusunod. Naririnig natin ang utos, naririnig natin ang pangaral ng magulang, naririnig natin ang pangaral ng mga guro na matatanda sa atin. Kaya nating dinggin at naririnig natin. Ngunit madalas, di tayo sumusunod. Ngayon sa Ebanghelyo natin, narinig nyo kung sino ang kapamilya ng Diyos. Hindi lang yung nakaririnig sa Kaniya, kundi ang nagsasabuhay ng Kaniyang sinasabi. Sinasabuhay ang sinasabi ng Panginoon. Pagsasabuhay ng sinasabi ng Poong Jesus Nazareno. Ano saysay ng pagsisimba natin? Naririnig natin ang salita. Naririnig natin ang pangaral. Pero kung taliwas ang mga buhay natin, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, ano ang saysay ng pagpunta natin dito sa Quiapo? Ano saysay ng mga dasal natin? Ano saysay ng paglakad natin ng paluhod kung hindi ka nagsasabuhay ng salita ng Diyos? At ano nga ba ang mga salita ng Diyos? Narinig natin na uuwi ang lahat ng utos ng Diyos sa pagmamahal sa Kaniya at sa kapwa. Lahat ng utos ng Diyos na uuwi sa pag-ibig. Kaya kung nagsisimba ka at namumuhi ka sa biyenan mo, nabubwisit ka sa anak mo, gusto mo nang mamatay ang boss mo, medyo taliwas. Kung nagsisimba tayo ngayon, madamot naman tayo sa sarili nating magulang, madamot tayo sa sariling kapatid, masyado tayo mapag-isip na masama sa mga mahal natin sa buhay, mapagduda tayo, hindi ito pag-ibig. Tinawag tayo ng Diyos sumunod sa Kaniya, kaya tayo inibig Niya at naging kapamilya Niya. Dahil sa pag-ibig kaya tayo tinuring na pamilya ng Diyos. At dahil sa pag-ibig na yan, diyan Niya tayo tinatawag ang mamuhay sa pag-ibig. Narinig ko isang araw, may kakwentuhan ako. Father, ano ba yung babaeng yan? Sabi ko, bakit? Eh, nagagalit na yung pamilya ko sa kaniya. Bakit? Sobra akong siraan. Hindi ko alam kung naiinggit sa akin. Lagi akong sinisiraan. Sinisiraan ang pamilya ko. Sinisiraan ang anak ko. Sinisiraan kami. Akala niya hindi nakakarating sa akin ang paniniraan niya. Sagot ko kagad, ano ginawa mo? Pagdasal ko na lang siya. Inimbita niya ako, pumunta pa rin ako. Kahit ayaw ng pamilya ko, susuklian ko siya ng dasal. Wala naman mangyayari kung magagalit din ako sa kaniya. Wala rin mangyayari kung gaganti ako ng paninira sa kaniya. Walang mangyayari kung ilalagay ko sa puso yung mga pangit niyang salita. Kaya anong ginagawa ko? Oy, Father, masakit, tinitiis ko, napupundi ako. Pero pinagdadasal ko siya. Ay, ko ang galing-galing niyo naman. Ang hirap niyan. Kaharap mo, sinisiraan ka. Harap-harapan kung siraan ka. Talikuran, sinisiraan ka. Pero haharapin mo, nakangiti ka. Father, akala ko parang plastikan. Hindi pala plastikan yun. Kung pinagdarasal mo yung taong gumagawa sa'yo na masama at hindi mo siya susuklian na masama, kahit natutokso ko minsan magsalita rin ng hindi maganda, hindi ko na pinapatulan dahil alam ko kung sino ako. Alam ko kung tama ang ginagawa ko. Alam kong sumunod sa naririnig ko sa salita ng Diyos. Tayo, ako at ikaw, may mga puso tayo kuminsang mapaghiganti. May mga puso tayo mapagtanim ng hinanakit. May mga puso tayo kuminsan na
hindi pwedeng saktan dahil mananakit din tayo. Pero anong tawag sa atin ng Diyos? Ang puso ay nilikha para umibig. Ang puso kailanman hindi nilikha para lagyan ng galit. Ang puso ay simbolo ng pag-ibig. Ang puso ay pag-ibig. Kaya ang puso natin ay hindi lalagyan ng sama ng loob. Ang puso natin hindi lalagyan ng hinanakit at paghihiganti. Ang puso natin ay lalagyan ng pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Ang puso mo ay lalagyan ng pag-ibig mo. Kaya ka may puso dahil ikaw ay may pag-ibig. At yung pag-ibig na yan ang gagamitin mo sa mga taong sumisira sa'yo. Sa mga pangit ang pinapakita sa'yo, ang isusukli mo ay ang laman ng pagkatao mo, ang pusong punong-puno ng pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Kaya matuto tayong makinig sa Kaniya at sumunod. Ulitin ko sa inyo, madaling makinig sa salita ng Diyos, pero ang isabuhay ito ang siyang mahirap. Kung isusuko natin ang lahat narinig natin sa unang pagbasa, alam ng Diyos ang isip natin at siya lang ang nakababasa ng puso natin. Kaya alam ng Diyos kung nandito tayo sa Quiapo, kung ano ang laman ng mga puso natin, kung yan ay naglalaman ng pagpapatawad, kung yan ay naglalaman ng pag-ibig, at kung yan ay naglalaman ng paghihiganti at hinanakit at sama ng loob. Nababasa ng Diyos ang puso natin. Nilagyan tayo ng puso dahil tayo'y kapamilya ng Diyos. Nilagyan tayo ng puso para tayo'y umibig. Hindi tayo nilikha ng Diyos na walang puso. Diba, naririnig nyo minsan pag nagagalit, para kang walang puso. Sino man naman ang mabubuhay na walang puso, tignan nyo yung katabi nyo. May puso yan. Hindi ko nga lang alam kung malaki o maliit. May puso yan. Sabi nyo nga sa katabi mo, may puso ka. Marami nakakalimot nun na meron siyang puso. Ang naiisip niya lagi, galit. Ginawa sa kanya masama. May puso ka. Yan ang lagi mong titignan. At diyan nagsasalita ang Diyos. At yung puso na yan ang nagtuturo sa atin upang sumunod sa Diyos. Kaya nga ang pagsunod is an act of the will. At pag sinabing act of the will, it is the heart. Ang puso natin. Kaya sumunod tayo nang galing sa puso natin. Ngayong araw na ito, tinuturing tayo ng Diyos na kanyang pamilya. Ikaw ay kapatid, ako'y kapatid ng Diyos. Ang iba sa atin magulang, sabi ni Jesus, lahat tayo na tinawag niya, may puso. May puso ka na para sa Diyos. May puso ka para kay Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kaniya at may sa buhay ang kanyang mga pangaral. Ang itutugon po natin, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang simbahan, naway isabuhay ang Espiritu ng Ebanghelyo at tuwi nang hanapin ang kalooban ng Diyos
Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ati nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Atin awang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang mga yumao naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tumahimik tayo sumandali at ating ilapit sa Diyos. Sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating mga pasasalamat, ang ating mga kahilingan. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamagitan ng aming pananampalatayang ipinahayag sa mabubuting gawain. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo munang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kamaawain mong kalugdan ang mga alay na iyong sambayanan upang ay pinahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gambanal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Iniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang puso at pag-ibig ng Ama sa atin. Mapalad tayong tinawag ngayon sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa halapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya September 24, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Shrine is a place where we receive mercy. Ang ating tagapagsalita sa gabing ito ay walang iba kundi si Miss Cherry Pie Picache. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga deboto na sa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa information guard booth para sa fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ang siya naming umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng pagtubos naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintumbo ka namin, aral mo ang aming buhay at paligtasan.
Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming tayong kasalanan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inarangal na namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inilalahat na namin. Jesus, Nazareno, inalanghal na namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inalanghal na namin.